Panginoon na kinainan kanyang alam. Purihin siya ay awitan at papurihan magpakailanman. Purihin siya ay awitan at papurihan magpakailanman. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, dalubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasama ko sa Mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel, mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, gawin mong lagi naming matapat na sundin ang loob mo upang kami wagas na makapaglingkod sa iyo sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsipo muna ang lahat. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Mga kapatid, ang bawat isa sa atin binigyan ng tanging kaloob ayon sa sukat na ibinigay ni Kristo. Ganito ang sinasabi ng kasulatan. Nang umakyat siya sa kalangitan, nagdala siya ng maraming bihag at nagbigay ng mga kaloob sa tao. Ano ang ibig sabihin ng umakyat siya? Ang ibig sabihin niyan ay bumaba muna siya rito sa lupa at bumaba ay siya rin namang umakyat sa kaitaasan sa kabila ng mga langit upang malaganapan ng kanyang kapangyarihan ang kalahat-lahatan. At ang ibang ginawa ng apostol ay ibang propeta, ang iba'y ebanghelista, ang iba'y pastor at guro. Ginawa niya ito upang ihanda sa paglilingkod ang lahat ng hinirang sa ikauunlad ng kanyang simbahan. Sa gayon, tayong lahat ay magkakaisa sa pananampalataya at pagkakilala sa Anak ng Diyos at magiging ganap ang ating pagkatao ayon sa pagiging ganap ni Kristo. Hindi tayo matutulad sa mga batang nadadala ng bawat aral, parang sasakyang dagat na sinisiklot-siklot ang mga alon at tinatangay ng hangin. Hindi na tayo malilinlang ng mga taong ang hangad ay ibulid tayo sa kamalian. Manapay sa pamamagitan ng pagsasalita ng katotohanan sa diwa ng pag-ibig, magiging ganap tayo kay Kristo na siyang ulo. Sa pamamagitan niya'y nabubuo ang katawan mula sa bahaging pinag-ugnay-ugnay ng kasukasuan at kung maayos na gumaganap ng tungkulin ng bawat bahagi, ang buong katawan ay lalaki at lalakas sa pamamagitan ng pag-ibig. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Masaya tayong papasok sa tahanan ng poong Diyos.
masaya tayong papasok sa tahanan ng poong Diyos. Ako ay nagalak sa sabing ganito, sa bahay ng poon ay pumasok tayo. Sama-sama kaming matapos sapitin ang pintuang lungsod nitong Jerusalem. Masaya tayong papasok sa tahanan ng poong Diyos. Yaong Jerusalem, kay ganda ng anyo, maganda ang ayos ng muling matayo. Dito umaahon ang lahat ng angkan, lipi ni Israel kung magsambahan. Masaya tayong papasok sa tahanan ng poong Diyos. Ang hangad, ang poon ay pasalamatan, pagkat ito'y utos na dapat gampanan. Doon din naroon ang mga hukuman at trono ng haring hahatol sa tanan. Masaya tayong papasok sa tahanan ng poong Diyos. Tumayo na po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Dumating noon ang ilang mga tao at ibinalita kay Jesus na ipinapatay ni Pilato ang ilang Galileo samantalang ang mga ito'y naghahandog sa Diyos. Sinabi niya sa kanila, "Akala ba ninyo higit na makasalanan ng mga Galileyong ito kaysa ibang mga taga-Galileya dahil sa gayon ang sinapit nila? Hindi. Ngunit sinasabi ko sa inyo, kapag hindi ninyo pinagsisihan at tinalikdan ang inyong mga kasalanan, mapapahamak din kayong lahat. At ang 18 namatay ng mabagsakan ng tore sa Siloe, sa akala ba ninyo'y higit silang makasalanan kaysa ibang naninirahan sa Jerusalem? Hindi. Ngunit sinasabi ko sa inyo, kapag hindi ninyo pinagsisihan at tinalikdan ang inyong mga kasalanan, mapapahamak din kayong lahat." Sinabi sa kanila ni Jesus ang talinhagang ito, "May isang tao na may puno ng igos sa kaniyang ubasan. Minsan, tiningnan niya kung may bunga ito, ngunit wala siyang nakita. Kaya't sinabi niya sa tagapag-alaga ng ubasan, 3 taon na akong pumaparito at naghahanap ng bunga sa punong ito, ngunit wala akong makita. Putulin mo na, nakasisikip lang iyan.' Ngunit sumagot ang tagapag-alaga, 'Huwag po ninyo nating putulin sa taong ito. Huhukayin ko ang palibot at lalagyan ng pataba. Kung mamunga po ito sa darating na taon, mabuti. Kung ngunit kung hindi, putulin na natin." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsipo muna lahat. Magandang Sabado ng umaga po sa lahat. Isama natin sa misang ito ang panalangin.
para sa mga namatay nitong nakaraang bagyo. Sana ay magkaroon ng kapayapaan ang kanilang kaluluwa habang sila'y naglalakbay patungo sa harapan ng Diyos. Ang atin pong ebanghelyo ay malalim ang pinanggagalingan. Malawak ang sakop nito, pero bigyan natin ng konting pagpapaliwanag upang makapasok tayo sa tema ng ebanghelyo. Ang sitwasyon na kung saan si Jesus ay nakatanggap ng balita ay hindi na bago, sapagkat ang simbolo ng igos na ating napakinggan sa ebanghelyo ay simbolo ng pakikipagkasundo o covenant noong unang panahon. Sapagkat kung titingnan natin sa kasulatan, ang igos lamang ang nabanggit na puno doon sa libro ng Genesis sa pagpapakita na ito ay nagbibigay ng karunungan sa lahat ng taong sakop ng pagmamahal, sakop ng pagkalinga ng Diyos. Ang bayang Israel ay katulad ng igos na sa lumang tipan ay pagpapakita ng covenantal agreement sa Diyos. Kayo ang aking bayan, ako naman ang inyong Diyos. Yon ang kanilang usapan. Kaya ang igos na ating napakinggan ay sumisimbolo sa pamumunga. Pamumunga na sa loob ng 3 taon ay hindi nakakitaan ng nag-aalaga o may-ari nito. Kaya ang kaniyang suhestyon, putulin na natin dahil nakasisikip lamang doon sa lugar. Magtanim na lang tayo ng ibang punong bubunga. Pero anong sabi ng nag-aalaga? Bigyan po muna natin ng 1 taon. Bigyan muna natin ng 1 taon at kung ito ay hindi na magbunga after 1 year, tsaka po natin puputulin. Ito ay sumisimbolo sa bayang Israel sa napakatagal na panahon ay hindi nagbunga. Kaya nang dumating si Jesus at lumakad sa gitna nila, ito ay pagpapakita na kailangan ng putulin ang igos na ito sapagkat ang bagong covenant o kasunduan ay mangyayari na sa panahon ni Jesus, na kung saan ang igos ay kailangang magbunga at magpakita na siya ay karapat-dapat sa lugar na iyon. Tapos na ang covenant ng lumang tipan. Tayo ay nandoon na sa covenant ng bagong tipan na binigyan na tayo ng pagkakataong magbago at magbunga sapagkat sa kaharian ng Diyos, hahanapan tayo ng anumang bunga na ibinigay ni Jesus at itinanim sa atin. Kaya nga tingnan nyo doon sa unang pagbasa, hindi tayo matutulad sa mga batang nadadala ng bawat aral. Ibig sabihin, ang Kristiyanong sumusunod sa Diyos ay araw-araw namumunga at nagbabago at hindi nadadala sa katuruan ni Kristo. Sa 2nd bahagi, hindi na tayo nalilinlang ng taong ang hangad ay ibulid tayo sa kamalian bilang igos na lumalago at nagbubunga, hindi na tayo nadadala o tayo man ay naloloko ng mga bulaang propeta na inililigaw doon sa landas na dapat nating sundin. Ibig sabihin po, sa ebanghelyo ngayon, binibigyan tayo palagi ng 1 taon
symbolically, chances. Palagi tayong binibigyan ng pagkakataon ng Diyos na mamunga upang tayo ay makapasok ng masaya sa kaharian ng Diyos. Araw-araw mayroong chances o pagkakataon na ibinibigay sa atin at iyon ay dapat nating yakapin. Dapat nating kunin ang pagkakataong iyon para tayo ay umunlad at mamunga katulad ng igos na ating narinig sa Ebanghelyo. Sapagkat kung hindi tayo mamumunga, kung ikaw ay mananatiling bansot sa pananampalataya, ang mangyayari ay puputulin ka at itatapon sa apoy sa labas ng bayan. Totoo yun. Nakatatakot na pangitain na tunay na maraming Kristiyano ang ayaw mamunga. Sa kabila ng pagkakataong binibigay ng Diyos, pabalik-balik tayo doon sa kasalanang ating ginagawa. Klaro ang salita ni Kristo. Kung hindi ninyo pinagsisisihan at tinatalikda ng inyong mga kasalanan, mapapahamak din kayong lahat. Anong ibig sabihin ng kapahamakan? Kamatayan. Sapagkat ang kamatayan ang kabayaran ng kasalanan. So bago pa tayo mapunta doon sa kamatayang iyon, hayaan nating mamunga tayo ayon sa turo at aral ni Kristo. Dahil ang isang taong mediocre, ang isang taong nonchalant sa mga salita ni Kristo na hindi magbubunga ay may karampatang parusa. At ayaw ni Kristong mangyari iyon sa atin. If we will listen to the words of Jesus, doon sa kaniyang warning sa araw na ito, kung ayaw ninyong mapahamak, ibig sabihin mayroon tayong gagawin. Hayaan nating alagaan ang punong igos na ito, lagyan ng pataba sa palibot, hungkayin ang palibot katulad ng ginawa ng alipin sa igos na iyon. At mayroon sinabi, kung hindi po ito magbubunga sa susunod na taon, puputulin na po. Makapili tayo ngayon. Gusto ba nating magbunga o putulin na? Binibigyan tayo ng pagkakataon araw-araw. Huwag na nating hintayin ang isang taon sapagkat hindi natin alam kung kailan darating ang kamatayan sa ating buhay. Hayaan natin na habang tayo'y may hininga pa, tayo ay manatiling nakaugat sa totoong igos ng buhay, walang iba kung hindi si Kristo na siyang magbibigay ng kaniyang awa at pag-ibig sa lahat. Mag-iingat po kayo ngayong araw. Pagpalain tayo ng poong may kapal. Tumayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, ang Diyos ay mapagtiis at mulat sa ating mga paghihirap. Manalangin tayo sa Kaniya upang tulungan niya tayo sa daan ng pagbabago at pagbabalik loob. Maging karapat dapat nawa kami sa iyong mga biyaya, Panginoon. Maging karapat dapat nawa kami sa iyong mga biyaya, Panginoon. Ang mga pinuno ng simbahan naway humikayat sa atin sa mas maalab na debosyon kay Kristo, manalangin tayo. Maging karapat dapat nawa kami sa iyong mga biyaya, Panginoon. Ang ating mga komunidad naway makamit ang bunga ng sama-samang panalangin at pagbabalik loob at harapin ang luklukan ng paghahatol ng Diyos
na may katapatan ng puso at kababaan ng kalooban, manalangin tayo. Maging karapat-dawat kami sa iyong mga biyaya, Panginoon. Ang mga taong may pusong hungkang at nanlalamig, naway mapag-alab natin, manalangin tayo. Maging karapat-dapat nawa kami sa iyong mga biyaya, Panginoon. Ang mga nagdurusa, naway magkaroon ng lakas na tumawag sa Panginoon na malapit sa atin, manalangin tayo. Maging karapat-dapat nawa kami sa iyong mga biyaya, Panginoon. Ang mga yumao, naway makita ang mukha ni Jesus at manatili sa kanyang presensya magpakailanman, manalangin tayo. Maging karapat-dapat nawa kami sa iyong mga biyaya, Panginoon. Mapagmahal na Ama, tanggapin mo ang mga panalangin ng iyong nagbabalik loob na bayang lumalapit sa iyo nang may kababaang loob at pananampalataya. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiyo po muna ang lahat. Mayroon na po ang lahat. Panalangin kayo mga kapatid, ito pang paghahain natin ay kalugda ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama naming lumikha, ipagkaloob mong ikaw ay aming kusang mapaglingkuran sa paghahain namin ang mga alay na iyong bigay upang kami dalisayin ang iyong pagmamahal sa paglilingkod namin ngayong ginaganap ang banal na pagdiriwang sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag, kahit na ito'y walang anumang maidaragdag, sa kadakilaang sa iyo ay likas. Sa pagpupuri namin ang nakikinabang, ay kami rin iyong pinakikiharapan sa pamamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya kaisa na mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos na mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, Hosana sa kaitaasan. Pinagpala na paririto sa ngalan ng Panginoon, Hosana sa kaitaasan. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan niyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawa kaniya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi,
Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan, inabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, nang bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Tumayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming obispo at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagintapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kaniya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos, Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagkapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming pahintulot sa tukso at yadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumainyo iyong lahat. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa.
Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o lang lay minister ng katawan ni Kristo at isubukan sa bibig bago umalis sa panampari o lay minister. Sumunod po tayo. Amen.
available na po ang ating All Souls envelope. Sa mga nagnanais, maaari kayong kumuha na malapit sa mga pintuan ng ating simbahan o sa Information Guard. Sulat lamang po mga pangalan ng mga kamag-anak, kaibigan, at mga kakilalang na mayapa o sumakabilang buhay na. At sa buong buwan ng Nobyembre, ito po ay ating isasama sa lahat ng mga misa na nagaganap sa ating simbahan. Inihahandog ng simbahan ng Quiapo ang Nazareno booklet. Ito po ay naglalaman ng nobena at mga dasal sa Nuestro Padre Jesus Nazareno. Ito po ay mabibili sa ating Paris Finance Office at nagkakahalaga ng 20 pesos. Pagkatapos ng misa, bibisikan po ang lahat ng banal na tubig, pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa plaza sa naman lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Tumayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, gawin mong sa aming banal na pakikinabang, kami ngayon ay iyong matulungan at mahubog para mamuhay sa kalangitan. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Yumuko kayo para sa pagbabasbas. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo po ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nilang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa biniyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, ang Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating pagdiriwang, humayo kayong taglayang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Oh,